Hey guys! Welcome back to my channel. My name is Farah. Today po, mag-unboxing tayo ng air fryer. Kung nagtataka kayo kung nasaan ako right now, eto, andito po ako sa playground ng mga bata. Kasi today, complete yung tao sa bahay. So, very busy ang bahay namin ngayon. Wala akong space na makapag-vlog. Kaya nag-decide akong bumaba ng building, kaya nandito ako ngayon sa playground. Okay, moving forward, gaya na sinabi ko, mag-unboxing tayo ng air fryer. Hindi po to sponsored item, binili ko po to para dun sa mga nagpa-follow sa akin. Alam nyo naman na currently, I'm trying to lose weight. So kaya nag-decide akong kumuha ng air fryer because I felt na makakatulong to sa aking paglo-lose weight. Especially na makakut down talaga yung oils and deep fried food. So maraming fats na makakut down sa aking diet. Bago ako magsimulang mag-open itong box, gusto ko munang mag-share sa inyo ng tatlong benefits ng air fryer. Although, first time ko magkaroon ng sariling air fryer, hindi ko naman first time na gumamit nito. So, may idea ko how it works. May idea din ako kung ano talaga yung nakukuha ang benefit out of it. Okay, first, the obvious reason, of course, syempre, ang laki-laki ng masisave natin sa mantika. Because we don't need to use oil. Imagine nyo yung nasisave nyo na pera para sa pagbili ng oil every time magluluto kayo ng deep fried food. So, if you have air fryer, you don't need oil, then you save money. Pangalawang benefits is health reason. Nalilessen yung fats at saka yung oily food. Kasi pag gumagamit tayo ng air fryer for frying, hindi na natin kailangan ng oil. And ang last na benefit is, of course, napakadali niya talagang gamitin, guys. I mean, nakaka-save ka ng time sa pagluluto. For example, yung fried chicken. Hindi mo na kailangan bantayan. All you have to do is season mo yung chicken to whatever season you want to use. After nyo i-season, ilalagay nyo lang dun dito sa air fryer and then ilalagay nyo yung setting, diniiwan nyo na siya. You can do any other things kasi hindi nyo kailangan bantayan yung niluluto nyo. So, ganun lang. It's so easy. Okay, simulan na natin ang pag-open, ang sabay-sabay ng box na to. Hindi ko pa to nabubuksan at hindi ko pa nakikita kung ano ay yung laman. Kaya, first time ko tong bubuksan ng actual. So, eto, gusto ko ipakita muna sa inyo. Ayan siya. So, ang kinuha ko is 4.2 liter, which is equivalent to XL. If I'm not wrong, yung pinakamalaki nito is 2XL. Pero itong 4.2 liter for me, it's good enough kasi kasya naman yung medium size ng whole chicken. If I want to roast a chicken, kasya dito. Kasya din ang crispy pata. Just in case I want a crispy pata, kasya yung isang crispy pata. So, this 4.2 liter size is enough for me. And I think it's enough for a small family din naman. Okay, let's see. Ano pa ba? Ito yung box. I hope nakikita nyo. Medyo mahirap ang location ko. Ayan. Okay. And over here, eto. You see? Dito. So, dito pinapakita niya rin ano-ano yung mga sample food na pwede nating maluto out of this air fryer. So, of course, french fries. We have meatballs, fried chicken, ano to, onion rings, and we have cupcakes. That's right. No, pwede rin tayong mag bake out of the air fryer. Basta as long as kasya sa air fryer, pwede natin siyang i-bake there. Like banana cake, carrot cake, pwede. As long as kasya. Basically, ang air fryer is like just a baby oven. Yung system nila is exactly the same lang ng oven. It has a timer. It has a temperature setting. That's all. Kasi yung iba nito is mas maraming setting. Yung iba naman is just very minimal and easy to use. Ito na, simulan na natin ang pagbukas ng air fryer na to na sabay-sabay. Okay. Sorry guys, di nyo nakikita. Subo ako mag-backwards. Kasi pag lumayo ako, bakit di nyo naman ako marinig? Kaya ito, bubuksan ko. Okay, of course, we have here this. Ayan, meron pa nito. Siyempre, ito na yung air fryer, guys. Ay, ang bigat. Ayan, oh my God. Wait. Give me time to breathe. Ito, guys. Sa natin. Okay.
Ayan, naka-plastic pa talaga siya. Kita nyo, oh, hindi ko pa talaga ito nabubuksan. So, tatanggalin ko muna isa-isa itong papel na to para mapakita ko sa inyo ng maayos. Oh, yan. Excited na akong gumitin ito. Actually, meron na akong nakahanda dong, ano, chicken. So, after nitong pagbablog ko, iluluto ko yung chicken na yon para sa dinner namin mamaya. And para gusto rin matry ng mga kasama ko sa bahay, mga flatmates ko, kung anong lasa pag fried chicken na luto from air fryer. Okay, as I go along sa journey ko with my new air fryer, magsishare ako sa inyo ng mga recipe. So ito, papakita ko sa inyo. Ito yung itsura nung air fryer. Ang kinuha ko is manual. Very easy to use siya kasi all I have is two knobs. Okay? Etong isang knob na to is for the timer. At tapos yung isang knob is for the temperature. Okay? Now, buksan ko dito. Okay, ito. Ayan, ganyan siya kalaki. So, kasyang-kasya yung isang buong chicken. Kasyang-kasya din ang ating crispy pata. Actually, kung maliit na crispy pata, kasya dalawa. Ayan. Wait, hindi ko ma-close. Ganun lang siya, guys. It's so easy. At ang dali niyang linisan kasi ito lang yung huhugasan mo. And then, I took a Tefal brand. Kaya ako nakapag-decide kumuha ng air fryer din. Yung one reason na nagpa-push sa akin. Kasi naka-sale to. Actually, yung original price nito is 225 SGD. So, nakuha ko lang siya ng 99 SGD. So, sobrang cheap na, napaka-affordable. Ang laki nung na-save ko, kaya nag-decide na akong kumuha. Although, old model to, kasi hindi siya digital. Ang mga uso ngayon, yung mga digital na, di ba, na may pinipili ka na lang button kung gusto mo mag-french fries, gusto mo mag-chicken, gusto mo mag-roast ng pork, something like that. Well, this one is very easy to use. All you have is two. Ayan. Yun lang, importante na alam nyo yung setting, ilang minuto nyo iluluto yung chicken at ilang degrees yung kailangan. Not unlike with the digital one, pipindutin nyo na lang eh. So, nandun na sa mga pipiliin nyo na lang fried chicken, fried fries, so pipiliin nyo lang. This one is manually adjusted. So, kayo magde-decide ng time at saka ng temperature. So, very important na alam nyo yon, or else baka ma-undercook yung pagkain or ma-overcook. Kung hindi ako nagkakamali, sale ang Tefal island-wide. So, anywhere you go, pwede kayong bumili, like Courts, NTUC, any store na available ang Tefal, they are on sale. So, I hope yan, makahabol pa kayo. So, that's all guys for this item. Wala namang masyadong feature na kailangan ko ipakita sa inyo aside ron sa lalagyan at saka sa mga knobs, sa dalawang knobs. And before I finally end this video, I would like to do a shout out to some friends and to some people from my Faradise family. Hi to Anna May of Maymay Store. So kung kapitbahay niyo po si Maymay Store, pakisuportahan po natin. And hi to Hazel Ann from Instagram. And hi to Creamy Corner Manila by Arla. Nasa Instagram po sila. Ilalagay ko yung link nila sa description box below para ma-stock nyo po yung napakasasarap na mga dessert na kanilang binibenta around Manila. And hi to some friends in YouTube, Film Life in USA and Maria Villa. Sana na pronounce ko ng tama. I-share ko na lang yung name din nila sa description box below. And lastly, hi to my Faradise family and Facebook, Luan Artana and Joy Janine. So, I hope tama yung Janine or Janine. So, hi guys. I hope you're having a good weekend. And I'll see you again next time. Bye-bye.